Muli tayo nagbabalik para sa panibagong kasaysayan na ating tatalakayin. Ito ang Island of Saba. Paano nga ba napunta sa pangangalaga ng Sultanate of Sulu ang Saba? Yan ang aalamin natin ngayon dito sa Ang Storya ng Pilipinas. Ayon sa naitalang kasaysayan, ang Saba o North Borneo ay totoong pagmamay-ari ng Sultanate of Brunei. Hanggang sa dumating ang taong 1661, kung saan sumiklab ang civil war sa Brunei, sa mga panahon na nanunungkulan ang 13 sultan ng Brunei na si Muhammad Ali, nagkaroon ng hindi sinasadyang pangyayari. Isang araw, habang naglalaro ng sabong sina Pengiran Muda Bongsu, na anak ni Sultan Muhammad Ali, at si Pengiran Muda Alam, na anak naman ni Abdul Hakul Mubin, na isang bendahara o chief minister, ay nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan dahil sa natalo ang manok na panabong ng anak ng sultan na si Pengiran Muda Bongsu. Sa sobrang inis ng anak ng sultan, ay sinaksak niya ng keris ang anak ng bendahara na si Pengiran Muda Alam sa dibdib nito, na agad naman itong ikinamatay. Nang makarating ang balita sa bendahara na si Abdul Hakul Mubin, tinipon niya ang kanyang mga tigasunod at sumugod sa palasyo. Ayon sa naitalang kasaysayan, ikinubli raw ng sultan na si Muhammad Ali ang kanyang anak. Ngunit, ayon naman sa iba ay hinayaan ng sultan na hanapin ang anak niya ni bendahara, Abdul Hakul Mubin, sa inis ng bendahara dahil hindi na niya makita ang prinsipe na si Pengiran Muda Bongsu, ay nag-amok na siya. Pinagpapatay nila ang sinumang makita nila sa palasyo, maging ang royal family. Si Sultan Muhammad Ali naman ay ginarote niya, at ito ay nangyari noong Nobyembre 7, taong 1661. Trivia muna tayo guys, ang bendahara po ay isang chief minister o prime minister sa panahon natin ngayon. Siya rin ang kanang kamay ng sultan at tagapagpatupad ng utos nito. Siya rin ang tumatayong commander-in-chief sa panahon natin. Ayan, parang presidente sa madalit salita. Ang bendahara rin po ay inuukupa ng isa sa pinakamatandang kamag-anak ng sultan na mayroong pinakamalapit na relasyon sa royal family. So balik na tayo sa ating talakayan. Nang mamatay si Sultan Muhammad Ali, iniluklok ni Abdul Hakul Mubin ang kanyang sarili bilang 14 na sultan ng Brunei. Hindi iyon nagustuhan ng mga tao at maging ang mga opisyal na tapat sa royal family. Kaya hinalal niya ang apo ng pinaslang niyang si Sultan Muhammad Ali na si Muhyiddin bilang bagong bendahara upang makuha ang simpatya ng mga tagasunod ng pinaslang na sultan. Ang isa sa tapat na tagasunod ng napaslang na sultan na si Chief Instigator Orang Kaya Besar Imas na isang kadayan warlord ay sinulsulan si Muhyiddin na lumaban kay Sultan Abdul Hakul Mubin. Sa una ay ayaw pa ni Muhyiddin, ngunit makalaunan ay napapayag rin ito. Nagsagawa sila ng mga kaguluhan sa loob ng palasyo, maging sa bahay ng royal family. Dahil sa mga pangyayaring ito, ay humingi ng payo si Sultan Abdul Hakul Mubin sa kanyang bendahara na si Muhyiddin, at pinayuhan naman niya ang sultan na lumipat muna sa Shermin Island pansamantala upang iwasan ang mga kaguluhan. Agad namang tumalima ang sultan nang makaalis ang sultan sa Kampong Ayer na kapitolyo ng Brunei noon. Saka naman idiniklara ni Muhyiddin ang kanyang sarili bilang 15 sultan ng Brunei sa pamamagitan ng paglalagay ng dilaw na watawat na sumisimbolo sa presensya ng sultan sa palasyo. Nang makarating ito kay Sultan Abdul Hakul Mubin, ay nagalit ito. Ngunit, sa lakas ng puwersa ni Muhyiddin noong mga panahon na iyon, ay napilitan siyang lumipat sa Kinanut o mas kilala na ngayon bilang Papar Saba. Habang nasa Kinanut si Sultan Abdul Hakul Mubin, ay nagpatayo siya ng pantalan 10 milya ang layo sa Kota Kinabalu, sa tulong naman ng mga Saba Badjaws
at Dusuns. Nagtagumpay naman ang kampo nila Sultan Abdul Hakul Mubin sa mga naging pag-atake ni Sultan Muhyiddin na nagresulta naman sa pagpatay ng mga shiterya o mga assistant ng tapat na punong ministro. Nagtagal si Sultan Abdul Hakul Mubin sa kinanot ng 10 taon. Sa huling pag-atake ni Sultan Muhyiddin ay natalo ito. Kaya nakabalik muli sa Sherman Island si Sultan Abdul Hakul Mubin na naging sanhi ng pagkontrol sa akses ng mga pagkain na nanggagaling sa karagatan. Sa pangamba ni Sultan Muhyiddin na baka lalong magutom ang bansang Brunei dahil sa paghihigpit ng kampo ni Sultan Abdul Hakul Mubin sa karagatan, humingi na siya ng tulong kay Sultan Bakhtiar na Sultan ng Sulu. Agad naman nagpadala ng tulong militar ang Sultan ng Sulu sa Brunei upang tumulong sa mangyayaring pagsalakay sa kampo ni Sultan Abdul Hakul Mubin. Nagsanib pwersa ang Royal Army ng Sulu at pwersa ni Sultan Muhyiddin. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Sultan Abdul Hakul Mubin at ng Sultan ng Brunei, ng Sultan ng Sulu. Marami ang nasawi sa kampo ni Sultan Abdul Hakul Mubin. Habang patuloy ang laban, nagkita sa gitna ng digmaan ang dalawang sultan at napatay ni Sultan Muhyiddin si Sultan Abdul Hakul Mubin nang humupa na ang mga pangyayari sa kaharian ng Brunei. Iginawad ni Sultan Muhyiddin sa Sultan ng Sulu ang North Borneo o mas kilala na bilang Sabah sa ating panahon bilang pagkilala sa nagawang pagtulong ng Royal Army ng Sulu. Ngunit taong 1771, naisbawiin ng Brunei ang Sabah sa Sultanate of Sulu. Ngunit umapila ang mga indigenous Sabah Badjaw na siyang dominant tribe noong mga panahon na iyon na naninirahan sa Sabah. Kinampihan ng mga Sabah Badjaw ang Sultanate of Sulu. Kaya nanatiling pagmamay-ari ng Sultanate of Sulu ang Sabah. Ayon sa mga nalimbag na kasaysayan, ay mayroong di mabilang na mga treaty sa pagitan ng Sultanate of Sulu at sa mga European power nation tulad ng British, Spanish, French, German at Dutch kung saan nakikipag-ugnayan sila sa Sultanate of Sulu patungkol sa usapin sa Sabah tulad ng kapayapaan, komersyo at pakikipag-ugnayan. So guys, ayun, kakatapos lang natin talakayin kung paano napunta ang pangangalaga ng Sabah sa Sultanate of Sulu. Ayan, sana nagustuhan nyo yung topic natin or yung content natin na ni-request nyo. Ayan, so nag-research pa kasi tayo kaya natagalan. So hindi ko rin po nakakalimutan magpasalamat sa lahat ng tumututok at sumusuporta sa ating vlog sa mga content natin about history ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat sa inyo. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi tayong updated sa lahat ng aking mga uploads. At magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!